Nandito na ang mga pinakamainit na chika ngayong araw. Welcome to TSM, Chismisan sa Magdamagan, kung saan araw-araw kang updated sa mga chika na ganap sa bansa. Number 10, Cyril Manapat. Naalala niyo pa ba ang batang nasa TV show na Agua Bendita at 100 Days to Heaven? Well, kung isa ka sa mga nakakalimot, siya ay ang 19-year-old former child actress na si Cyril Manapat na cast ng Dirty Linen at ngayon mayroon ng 907,000 followers sa IG at 1.1 million sa TikTok. Dahil nga sa di matatawarang galing sa pag-arte, nakakuha siya ng parangal bilang Best Child Actress sa 68 FAMAS Awards sa pinagbidahan nitong A Mother's Story. Maraming ang nabigla ng muling pagbabalik acting ni Cyril matapos ang pagiging hiatus niya ng ilang taon dahil sa pagpo-focus niya sa kanyang pag-aaral. Naging mas usap-usapan pa ang young actress dahil sa kanyang pagpaparetoke kamakailan lamang. Number 9, Kylene Alcantara. Sa murang edad na 7, sinubukan na ni Kylene sumabak sa showbiz sa pagsali sana sa Going Bulilit open call, ngunit late silang dumating ng kanyang ina sa venue. Hindi nawalan ng pag-asa ang mag-ina dahil sa kabila nito, nakapasok pa rin si Kylene sa showbiz sa pamamagitan ng small projects sa parehong GMA at ABS-CBN. Kasabayan din niya si Andrea sa pagganap sa Anreiza, sa Kambal Karibal at sa serya nila kasama si Heart Evangelista na I Left My Heart in Sorsogon. Maliban pa sa pag-acting, mahusay din ito sa mikropono kung kaya't madami pang aabangan sa aktres tulad ng pagkanta at pagiging host sa variety show na All Out Sundays. Number 8, Alexa Ilacat. Tulad ng ilan, nagsimula din ang 23-year-old actress sa pagsabak sa mga commercials at pagsali sa Going Bulilit. Sinubaybayan natin ang kanyang pagganap sa mga minor roles ng mga serye tulad ng May Bukas Pa, Nasaan Ka Elisa, A Beautiful Affair at ilang episode ng Maalaala Mo Kaya. Maliban dito, lumabas din siya sa ilang movie tulad ng napakasikat na Four Sisters in a Wedding. Matapos niyang graduate sa Going Bulilit, ay agad siyang sumabak sa kanyang unang lead role sa Love You. Simula nito ay dito na umusbong ang kanyang karir, hindi lamang sa pagkanta, kundi pati na rin sa pag-acting. Ngayong taon, nangako si Alexa ng Kibig with KD Estrada ang bago niyang ka-love team galing sa PBB Community Season 10 Celebrity Edition sa new series nila na Pirapirasong Paraiso. Kamakailan lamang ay ang grand press con ng kanilang show at dito niya sinabi na ang story sa series na gaganapin nila ay a bit heavy, kung kaya't sila ang magsisilbing konting pakilig sa nasabing serye. Number 7, Vivory Esclito. Matapos ang stunt nito sa Pinoy Big Brother, hindi pumayag ang Boholana na mawala sa limelight. Mula nang lumabas siya sa reality show, ginawa ni Vivory ang lahat para lang makakuha ng projects bilang isang artista at record artist. Nagbunga din naman ang pagpupursigi ng dalaga at nakakuha siya ng role kasama si Nabel sa serye na He's Into Her, Hello Stranger at Huwag Ka ng Mangamba. Lahat ng kapamilya TV shows na ito ay naging stepping stone ng dalaga para marating kung ano man ang meron siya ngayon. Number 6, Jaida Avanzado. Kasabay ng paglago ng Instagram followers ng anak ni Jeza Zaragoza na si Jaida ay ang pagdami din ng kanyang mga projects. Noong mga nakaraang taon ay mas inclined pa si Jaida sa paggawa ng music at pag-perform sa mga concerts. Bahagi siya ng naging biggest show sa Dubai at ginanap na 1MX last 2021 sa Manila. Idagdag na rin natin ang pagiging magaling na songwriter at composer niya. Hindi lang mga kanta niya ang sinusulat niya, kundi mga kanta din ng ibang tao tulad ni Bel Mariano sa kanyang kantang Rise. Isa rin siyang magaling na direktor na kung saan nanalo siya ng Best Music Video for Paano Kung Naging Tayo sa 2021 International Film Festival Manhattan. At kung dati ay pag-guest lamang siya sa mga shows tulad ng Cap's Amazing Stories at The Lola's Beautiful Show, ngayong taon ay pinamalas niya ang kanyang galing sa pag-arte sa series na Teen Clash kasama ang dating PBB housemate na si Aljon Mendoza. Talk about being a all-rounder. Number 5, Cassie Legaspi. Mula sa Studio 7, All Out Sundays at ang show nilang pamilya na Sarap Diba noong 2021, nag-debut si Cassie bilang actress sa project niyang First Yaya. Ipinamalas nito ang kanyang galing sa pag-acting. Tunay nga namang nasa dugo nila ang showbiz. Ito ang unang project niya na hindi kasama ang kanyang kambal na si Maybe o ang pamilya niya. Ang goal ng dalaga ay gumaling pa sa pag-acting at kitang-kita naman natin, tunay ngang hard work pays off at nasundan pa ang kanyang first project
mukhang may bago na naman tayong susubaybayan dahil kamakailan lamang, sinabi ni Cassie na may upcoming movie siya kasama ang bigating actor na sina Vilma Santos at Christopher De Leon at syempre ang matalik niyang kaibigan na si Darren. Number 4, Francine Diaz. Mula sa Simpleng Simula bilang pagganap sa minor roles sa ilang mga drama ng ABS-CBN, nakamit ni Francine ang inaasam na break noong 2018 nang siya ay gumanap bilang Cassie Mondragon sa Kadenang Ginto. Ang karir ng 19-year-old ay patuloy sa pag-usbong simula noon at ngayon ay tuloy-tuloy na nga ang mga project nito na ino-offer sa kanya at sa ka-love team niya na si Seth Fedelin. Number 3, Jillian Ward. 4 years old pa lamang ay sumabak na si Jillian sa show ng 8 bulaga na Little Miss Philippines bago sumabak sa GMA Network's TV remake ng classic film na True This Lit. Nagsimula siya muna sa paglabas sa mga commercials tulad ng Promil. Pinamalas ng actress na kahit na sa murang edad pa lamang ay kayang-kaya na niyang makipagsabayan sa mga batikang aktor kung kaya't halos sunod-sunod ang projects na ibinibigay sa kanya. Mapapasupport man o main role, bigay todo at walang kupas ang binibigay niyang effort kung kaya't patok na patok ang kanyang mga drama tulad ng Abot Kamay na Pangarap, Prima Donas na mayroong 2 season at Daldalita. Kahit nasa kalagitnaan pa lang tayo ng taon at madami na tayong naging mga young stars na sumisikat, hindi may pagkakailang isa si Jillian sa mga budding teen actress kung kaya't binansagan siya bilang Kapuso Tintin. Nagsisimula pa lang ang teen actress kung kaya't madami pa tayong aabangan na pasabog sa kanyang acting career. Number 2, Belle Mariano. Nagsimula si Belle Mariano bilang isang cast sa comedy skit show na Going Bulilit kung saan siya ay unang nakapasok sa industriya sa murang edad na siyam. Ang kanyang malaanghel na aura ang nagdala sa kanya ng ilang projects bilang niyang reversion ng mga bida sa mga teleserye. Kinalaunan ay pumirma siya bilang bahagi ng Star Magic Circle noong 2019. Dito na nga nag-start ang pagiging love team nila ni Donnie Pangilinan o mas kilala bilang Don Bell. Ang kanilang kinahuhumalingan na tambalan ay gumanap sa tanyag na palabas na He's Into Her. Si Belle ay babalik para gampanan ulit ang kanyang papel bilang Max Payne sa I1 TFC series at unti-unti na rin siyang sumusubok sa mundo ng musika. Number 1, Andrea Brillantes. At ang number 1, si Andrea na sa puntong ito ay kilalanan ng lahat. Maliban sa pagkakaroon ng sariling makeup line ay sa edad na 20 pa lamang ay maaari na niyang ipagmalaki ang mahigit 30 na mga credit niya sa iba't ibang TV shows at pelikula kabilang ang pagiging bida sa ilang mga hit TV shows tulad ng Kadenang Ginto bilang Margaret at sa Annalise. Tiyak na mas magniningning pa ang aktres at inaasahan na patuloy pa siyang magiging successful lalo na't sunod-sunod ang mga project offers sa kanya kasabay ng kanyang pagsikat. Thank you sa pagsubaybay sa ating araw-araw na chika. Please like, share, and subscribe sa ating channel at huwag kalimutang pindutin ang bell button para updated kayo sa mga latest chikahan sa ating bansa.